Coach Tim Kun may siguradong lineup na tatalo sa SMB sa game 3 nila. And before that, mga kaibigan, please don't forget to like and subscribe and always hit the notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod natin Barangay Ginebra updates. Well, mga idol, nauubos na ang pagkakataon madepensahan ang kampyonado ngayong Commissioner's Cup kung magtutuloy-tuloy po ang kanilang talo dito sa SMB. Pagkakataon at hindi na sila dapat matalo pa sa game 3 kontra nga po sa San Miguel Beer. At kung titignan nyo mabuti, babaguhin na ng Barangay Ginebra ang kanilang first 5 lineup dahil this is the time na dapat gamitin na dati ni Coach Tim Kun yung pangmalakasan niyang lineup, which is nakapasok sa first 5 lineup. Ito si Maverick Ahamnisi at si Christian Stan Hardinger. Kasama niya o katandem niya naman ito si Japet Aguilar. Dalawang poste po ang kinakailangan agad sa first half pa lang ng game. So mga nagtatanong, paano ng second half kung dalawang big man po ipapasok dito sa first half ng game? Well, mga idol, no, kayang-kayan at mainit na mga player natin that time, no, matatangkad din naman. Or posibleng sabihin na natin, no, maipasok ang ibang player ng Barangay Ginebra para mapakinabangan. Pero ang tinitingnan natin dito, posibleng hindi ipasok sa first 5 lineup ito si Tony Bishop at gamitin naman mapakinabangan sa second half ng game, which is mas naging effective ito si Bishop kung hindi siya pinapasok sa first 5 dahil yung depensa kahit papaano naman ay nagagawa ni Tony Bishop. At palit-palit same scenario ang mangyayari dito nga po kay Japet Aguilar at Christian Stan Hardinger. Palitan na lamang sila ng depensa dito nga po sa second quarter ng game. So maraming nagtatanong kung may Justin Brawley ba mananalo ang Barangay Ginebra. Well, mga kaibigan, para sabihin ko po sa inyo, 100% na mananalo naman talaga ang Barangay Ginebra kung may Justin Noy P. Brownlee. Siguro naman di kayo magtataka, no, kung papaano na ipanalo ni Justin Brownlee ang mga huling Commissioner's Cup na nagkampiyon nga po ang Barangay Ginebra. Kaya naman hindi nakakapagtaka ngayon na laging talo, no, o natatalo ang Barangay Ginebra dahil kulang na kulang po sila ngayon sa pwersa. Si Eli Tenorio nga hindi rin talaga makapaglaro ng maayos at yung rotasyon ng mga player umiikot lamang sa first 5 line up madalas. Eto si Japet hindi naman napaglalaro or hindi na ibababad sa huling quarter ng game, which is dapat kinakailangan sila. Nagkaroon po ng mga system or error po sa lineup ng Barangay Ginebra, which is nag-lead sa kanilang pagkatalo. Well, mga idol, sigurado naman tayo na babawi at may pasabog ang Barangay Ginebra ngayong game 3. Hindi po nila hahayaan na magsunod-sunod na ang kanilang talo dahil nakakahiya yon bilang isang defending champion. Well, mga idol, abangan na lang natin sa mga susunod na araw ang game 3 ng Barangay Ginebra at ng San Miguel Beer. And please don't forget to like and subscribe for more Barangay Ginebra and PBA updates. Maraming